Kung hindi pantay ang pagkaupod ng inyong gulong, eh may posibleng problema yan. Like for example, ang nauupod lang sa inyong gulong ay yung gitna. Posibleng overinflated ang inyong gulong. So kailangan yung bawasan ng PSI yung nilalagay ninyo. Or kung sakali naman yung both side naman ang laging nauupod at yung gitna ay okay, pwede namang underinflated ang inyong gulong. Now, kung isang side lang ang may problema at yung isang side ay okay naman, pwedeng kailangan siyang i-alignment o pwede siyang kailangan i-camber. Or kung sakali man, pwedeng may problema ka sa mga parts ng suspension system mo. Pwedeng yung shock mounting mo ay may problema. Pwedeng yung lower arm mo, yung mga bushing sa lower arm ay punit na. Kaya ka nakaka-experience ng hindi pantay na pagkaupod ng gulong. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at may nareceive akong question. Yun nga, hindi daw pantay ang pagkaupod ng kanyang gulong at ano daw ba yung posibleng problema, no? Okay, depende kasi yan sa pagkaupod kasi pwedeng maging overinflated or underinflated yung inyong gulong. Kaya ang pinaka-reminders ko dyan, sundin ninyo kung ano yung recommended na PSI para sa gulong ninyo, no? Makikita nyo naman yan sa gilid ng inyong door, naka-sticker naman yan. Except nagpalit kayo ng size ng gulong, yun, pwedeng mag-iba yung PSI na ilalagay ninyo. Pero yun nga, kung sakali mang gitna ang nauupod, pwedeng overinflated o sobra-sobra sa hangin yung inyong gulong, matigas yung inyong gulong masyado. At kung sakali namang underinflated naman yan, ay yung both side naman ang ninipis at yung gitna ay posibleng okay. So yan, medyo malakas agas yan mga paps ha, pag masyadong underinflated naman ang inyong gulong. Now, kung isang side lang ang nagkakaproblema, may possibility na kailangan nyong ipa-align. Okay? Ito yung ina-align yung gulong. Kumbaga, dapat yung both side na gulong naka-align siya. Pwede yung isa nakatagilid, yung isa naka-align. So kaya hindi nagiging pantay yung pagkaupod ng inyong gulong. So yun, ina-adjust lang naman yun sa ilalim, ano? Okay? So ina-adjust lang yan doon sa camber niya, no? So, or yun nga, pwede rin kailangan siyang i-camber. Okay, yun yung, kumbaga kung nakapiki ba siya, or para nakaganon yung gulong mo, kung nakapiki o hindi. Okay, so yun, kailangan ding, baka pwede rin madaan sa camber. Pero ang pinaka-reminders ko sa inyo dyan, ano, bago kayo magpa-alignment, bago kayo magpa-camber, siguraduhin nyo muna na okay yung mga parts ng inyong suspension system. Kasi pwede rin kasing mawala sa alignment yan kung may problema ka dun sa mga parts. Like yan, for example, yung shock mounting, ito yung nandun sa ibabaw ng shock, no? Kung sakali mang yan ay upod na or masyado na siyang manipis o masyado na siyang ipit, so pwedeng mawala sa camber yung inyong gulong. Or pwede rin naman, no, yung inyong bushing, yung mga bushing dyan sa inyong ilalim. Like for example, punit na, so pwede rin pumiki or mawala sa alignment yung inyong gulong. So, ganun lang mga paps, no, kung sakali man, ano, na napapansin ninyo na hindi na pantay, so pwede nyo naman dalhin yan sa mga repair shop o meron naman mga specialist sa mga pang-ilalim, dalhin nyo lang doon at for sure naman na makikita nila kung ano yung problema. Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike na lang mga paps.